segno. Mero, si Mero. Kaya, papunta tayo ng Mero. Baka maglatag. Pwede na. Higa muna ako. Pwede naman, pwede naman. Ano na ba sabi lang natin? Ay, dito na pala sila, mga kamarasyada. Halina, mga bes! At mga chismis ngayong BNS! Dahil eto na muli ang sandali ng usapang... Uy, emosyon! Masagana yun, no? Kaya naman. Punong-punong yung chak ko. Ipinatawag namin kayong lahat! Dito sa aming punong tanggapan, kung saan naman ang inyong pinagdaraanan, tanggap namin yan. Ayan, kaya sama-sama nating busisiin ang iba't ibang klaseng tampok, irita, mood swings o anumang uri ng sumpong. Dahil dito sa aming headquarters, lahat ng feelings ay valid. Sa aming mas bago, mas pinatapang, pero mas may puso na... Sumpungan HQ! Tanggapan ng sumpong! Napakasarap! Sobra! Sarap, oo. Pero bago yan, mga kabranchkada, meron po kaming paalala sa inyo na ang bawat pananaw, opinyon at pahiwatig ng aming tanggapan at ng sinusumpong ay hindi sumasalamin sa kahit na anumang pananaw at opinyon ng aming programa, ng kumpanya at ng estasyong ito. Malinaw po yan. Malinaw po yan. Malinaw pa sa glasses ni Mayor. Ang sarap pala, no, pag kumain ka ng something heavy, tapos mainit na kape. Ah, talaga? Sige, diba talaga ang sumpungan? At saka, alam mo, may masarap pa dyan pag may kakwentuhan tayo. Oo nga, kaya ito na, ituloy na natin ang kwenta. Kaya naman, tuloy-tuloy lang ang pakisawsaw sa sumpungan HQ. I-scan ang QR code na nakikita dyan sa inyong screen. And don't forget to visit kai.com.ph. /join. At kung kayo ay may sumpong ngayon at kung napanood nyo ang aming kinain, eh, tweet nyo na yan using the hashtag Barangay Paisilog. Yan, mga kamarasyada, makinig kayo sa aming sumpong today. Gamit lamang aming mga egmojis na nakikita nyo sa inyong screen. Hindi po yung egmojis ko, ah. Yung egmojis po na nakikita nyo sa inyong screen. Love it, oh, hashtag, egg. Angry. Angry. Teka, ano ba? Angry ba o hungry? Hungry. Hungry tayo kanina. Oh, ngayon din na. Kanina. At ngayon naman ay alamin na natin kung sino ang ating sinusumpo ngayong araw. Kaya naman, guys, kung busog na kayo, panoorin natin to. Where? Over there. Over there. Nung sabi kami nag-apply kaming lima, apat sila lang ang unang natanggap. Kaya yung time na yon na parang feeling ko na left behind ako. Kasi sila naka-ano na, tapos ako parang naiwanan, gano'n. Parang bumigat yung pakaramdam ko kasi nangako kasi sila eh. Parang once na nagpitaw ka kasi ng salita sa akin na gusto ko, ano, pagka umangat kami, aangat ka din. Parang yun, siyempre inasahan ko din yun. Na siyempre hindi naman yung sinabi niya na siyempre hindi naman pwede yung, ano, yung ako lang. Gusto ko pagka... umangat ako, aangat tayong lahat. So yun. Tapos apat pa sila yung sabay na natanggap. So ako lang yung mag-isang naiwan. Ano kayang mali? Bakit? Parang naiwan ako ganun. Iyak ako. Sorry. Oo. Eh, ano nga yung tumpong niya? Lima daw sila ng trabaho. Nag-apply sila sa trabaho, lima sila. Yung apat na natanggap, tapos siya lang yung nalaglag. Ay. Bakit daw kaya ganun? Medyo masakit nga yun. Tsaka, ang dami tumatakbo sa isip mo kung bakit. Yes. Anong pagkukulang ko? Eh ngayon, para sigurado tayo sa mga maiisip natin, papasukin na natin sa ating tanggapan. Ang sinusumpong ngayong araw ay maya-maya papapasukin na natin. Pero alam mo, sino ba siya? Siya ay si Cassandra Rhea from Cabuyao, Laguna. Andiyan na ba siya? So parating pa lang maya-maya. Siya. Kasi pero ang topic na to umiikot din sa rejection. Eh. Yes. Ang laking bagay nun. Kasi ako, nakaka-relate ako nun. Nung dati mga nag-audition ako, I always got rejected. Kaya iyak ka lang ng iyak. And then you question, bakit kaya hindi ako'y natatanggap, hindi ako'y napipili? Yeah. And then, magsi-self-doubt ka. Yeah. Huling ba talaga ako? No, parang hindi naman siguro kaya talagang wala. Ganyan. Mm. But eventually, it builds your character eh. So, yes. For me, parang sa akin, pag ganun, huwag kang susuko. Yung try. Pero maganda rin na may strong support system
Kasi kung yung parents ko rin, very supportive sila na hindi, sige lang, you know, huwag kang susuko. Kasi iba, 1, 2, 3 tries ayaw na ayoko. Kung talagang desidido ka dun sa path na gusto mo at dun sa goal mo, talagang gagawa ka ng lahat ng ways to reach it eh. So, I'm thankful din na, syempre, nandun yung parents ko to support. Kasi, andito ako ngayon. Kasi kung hindi dahil yun, sa dami ng rejections before. Yes. Pero, magiging stronger ka as a person eh. Pero kayo ba na-experience nyo na yung parang feeling nyo na pag-iwanan na kayo ng mga kabats nyo? Oh, yung kahit ano man, in life, parang kahit ano man, sa trabaho, sa family, in general. Ako sa school, kasi yung mga classmate ko ngayon, mga dentista na eh. Yung mga, yung kabats ko noon. Eh, di ba nga nag-stop ako dahil nga inuna ko yung career. It's just hindi ko naman pinagsisisihan kasi ang pag-aaral talagang walang pinipiling edad. Ang maganda sa'yo kasi, napagsabay mo at hindi ka tumigil, Abby. Nung nakahanap ako ng time, doon ko siya itinuloy. Tama. Ikaw pa, Frances? Parang nandiyan na ata si Cassandra. Bago ako mag-share ng aking story, si Cassandra na lang yung pag-sharein muna natin. Sige. Sige. Cassandra, nandiyan ka na daw. Totoo ba ito? 30 years old from Cabuyao, Laguna. Good morning po. Ayan na. Ayan, si Cassandra Rhea. Hello, Cassandra. Good morning, Cassandra. Good morning po. Kumain ka na ba? Mamaya pa pong lunch. Kami, nakakain na kami. Ininggit ka pa. Cassandra, pwede bang pakikwento? Wala pong busog. Pakwento naman, Cassandra, kung ano yung sumpong mo. Ayan na pala. Ayan na siya. Hi po. Hello. Morning po. Good morning. Good morning sa mga nanonood. Ayan. Ayan. Pakwento naman, Cassandra, nung sumpong mo. Yun nga po, yung sa VTR po kanina, both po yun sa nag-apply kami ng mga friends ko. Actually, nakasama ko kasi sila sa work. So, hindi ko kumbang yun. Campaign. And after po yun, nag-apply po kami sa isang ano po, sa Cabuyao, Alabuyao lang yun. Pa po kami, and po, apat lang na pala, ako po yung mga. So parang, nag-iit po ako kung bakit po ganun. Kasi hindi na po sila, hindi na po kasi siya, sorry, iyak na naman. Sige lang, Cassandra, okay lang. Ayun po. Hindi na po kasi kami nag-uusap. Hindi na po kami nag-uusap. Kasi ayoko po kasi magsalita ng alam kong ikakasakit nila. Kasi syempre, part din po sila ng buhay ko. Naging magkaibigan naman po kami. Ganun po. Ayoko po kasi nakakapit sa mga yun hindi maganda sa kapwa. Pero as long as kaya mo pong umiwas na hindi nakakapagbitaw ng masasakit sa kapwa, iniiwas ako po. Teka, Cassandra, sorry, medyo lumalim na yung usapan natin. Pwede ba namin malaman kung paano mo nalaman na natanggap yung mga kasama mo tapos ikaw hindi? Nagtanong po ako. Nag-chat po ako doon sa isa sa mga kaibigan ko na kamusta na sila. Then, sinabi niya po na, ate, start na po kami bukas. Ayun. Then, yun po, parang, hindi ko po alam kung pakiramdam ko po bang nagtampo po ako o sumamay po. Kasi, ang usapan po kasi namin, kahit po mauna sila sa akin or isa man po sa amin ang mauna, parang gagawa po ng way para po makaangat din po yung iba, makapasok din po sa iyo. Ganun po. So umasa po ako parang ganun na nawipendi po ako at promise nilang yun po. Actually, may ganyan ako mga friends din. Kami, napag-usapan namin kung sino yung unang umanga, tutulungan niya yung nasa na, pag-iwanan. Pero kasi na-realize namin habang tumatagal, ako din, as na-realize ko, habang tumatagal, you create your own life then. Like,
it's okay na may napag-usapan kayo, pero pag naramdaman mong napag-iwanan ka na, it's okay to ask kung anong dapat gawin, pero you need to create something for yourself also. Kasi nag-grow din kayo individually. Yes. Lumalaki din, lumalawak ang isa. Yes. Cassandra, nalaman mo ba kung sila ay talagang nakapasok sa trabaho tapos wala nang ginawa para ikaw ay maipasok din? Or sumubok pa ba talaga sila tapos hindi lang talaga wala lang opening? Gusto ko malaman kung nagkaroon kayo ng ganong usapan na to clarify kung pinabayaan ka ba talaga or they just tried pero walang chance. Sorry po, after po nung mapasok sila, ano po, nag-cut connection po. Ganun po, nangyari. Parang as in pong iniwan po nila ako sa area. So hindi na kayo wala pong explanation. So wala na kayo, hindi na kayo nag-uusap ngayon? Hello? Parang hindi. Yun sinabi na lang. So wala na talaga kahit mga past one month ago? Hindi na talagang zero communications na talaga kayo? Yes po. And kasi nung nagkat connection ako, then nasasabi na rin po ng mga kakilala ko din dun sa pinag-apply nila na nakapasok nga silang apat. Parang kasi binigyan ko na ng sarili ko yung iniyak ko na lahat, siguro almost one week, iniyak ko. Parang nilabas ko na lahat yung emosyon ko, yung sama ng loob ko, parang ganun. Tampo, yung mga, yung kung bakit ganun, mga tanong sa ito. Inus ko na lahat ng isang linggong yon. And after, parang sinabi ko sa sarili ko na, siguro sa sarili ko na lang talaga yung mga katulad para masolve ko kung anong gusto ko mangyari. Then yun po. Nakapasok po ako ngayon kung saan po din sila nag-work pero magkaibang department. Magkasama po sila sa same company. Okay. Same po but ibang department po. Cassandra, ito ba yung first time na parang feeling mo napag-iwanan ka ng mga kasabayan mo? Hindi pero po, bago ko sabihin yan, Cassandra, sandali lang. Pasensya ka na, kailangan kong gawin ito. Nagulat siya. Kaya smile ka lang, tamang reaksyon niya. Babalikan ka namin mamaya. Sana pagbalik namin, naka-smile ka pa rin. Kasana dyan ka lang ha, dahil mas bibigyan pa natin ito ng makabuluhang usapan sa ating pagbabalik. Siyempre, may kasama tayong sumpong hero today. Yeah. Kaya tutok lang dito sa usapang emosyon at puso sa... Sumpungan HQ! Tanggapan ng sumpungan!